Kamusta mga tol? Ito ang iniidolo ng maraming Pinoy. James Yap mga tol. The man with a million moves. Sino ba ang hindi nakakakilala kay James Yap? Napakaraming fans ni James Yap mga tol. Dahil na din sa napakaraming dahilan. Pero kilala niyo ba talaga si James Yap? Ito mga tol, halukayin natin kung sino nga ba talaga si James Yap sa mundo ng basketball. Si James Carlos Agravante Yap Sr. or mas kilala sa pangalan James Yap ay ipinanganak noong February 15, 1982 sa Escalante, Negros Occidental. Nakitaan agad ng pagiging athletic si James Yap at naglaro siya ng football, baseball at track and field hanggang high school. At isa sa iniidolo niya sa kanyang paglaki ay ang isa sa pinaka-prolific scorer sa history ng PBA na si Samboy the Skywalker Lim. Si James Yap mga tol ay may taas na 6'3" at kadalasan naglalaro siya bilang shooting guard at paminsan-minsan din naman ay naglalaro siya ng small forward. Kilala si James Yap sa kanyang matinding offensive skill set, one-hand floaters, mahihirap na layups, buzzer beaters at 3-point bombs. Tinagurian siyang Big Game James dahil sa mga clutch baskets ni James Yap at the man with a million moves dahil naman sa sobrang dami na moves niya sa opensa, lalo na ang mga crossovers at drives to the basket. Isa siya sa pinupuri ni Coach Tim Cone dahil sa sobrang kalmado daw ni James Yap kahit pa sa crucial minutes ng laro. Kaya nga nakakapag-perform siya ng matindi sa clutch at kaya itinuring siyang isang clutch performer. 37 years old na siya ngayon 2019 mga tol. Una siyang naglaro ng basketball nung high school sa Bacolod Taytong High School at Iloilo Central Commercial High School. At simula nung naglaro siya, tatlong dikit na nag-champion sila sa Iloilo Prisaa. Ang balita pa nga nun mga tol ay kukunin siya ng Negros Slashers ng NBA. Pero hindi yun natuloy dahil mas pinili ni James Yap na maglaro sa collegiate level. Kaya naman naglaro siya sa college para sa UE Red Warriors na ang coach pa noon ay si Boise Samar kung saan lalo bang na-improve ang skills niya. At unang naging matunog ang pangalan ni James Yap dahil sa kanyang matinding offensive skill set, quick release at shotgun na kamay sa tres. Nadala niya sa Final Four ang UE ng dalawang magkasunod na taon at kasama niya noon sina Paul Artadi at Ronald Tubid. Pero natalo sila sa Ateneo at FEU sa semifinals. Pero sa kabila ng yon, si James Yap pa rin ang tinanghal na UAAP MVP noong taong 2003 dahil nag-average siya ng more than 20 points per game. Gaano kagaling yan mga tol? Kumpara na lang natin kay Terdy Ravena na may average na 14.9 points per game ngayong 2019. Naglaro din si James Yap para sa 2003 Southeast Asian Games mga tol, kasama ang ibang collegiate stars at sila ang nag-gold medal doon. At dahil doon, tinanggal si James Yap ng Philippine Sports Writer Association na Best Amateur Basketball Player sa Pilipinas. Pagkatapos naman yan mga tol, naglaro si James Yap sa PBL para sa ICTSI Lasar Archers at Wellcoat Paint Masters mula 2001 hanggang 2004. Kasama niya noon sina Mike Cortez, Mark Candona at Joseph Yeo. At pagkatapos nagpa-drop na siya sa PBA. Si James Yap mga tol ang kinuhang second overall pick ng Pure Food Standard Juicy Giants. Kasabay niya sa drop si first overall pick Rich Alvarez. Tapos si James Yap at sumunod naman sina Mark Pingris, Ranidel De Ocampo at Sonny Toss. Sa unang season ni James Yap ay hindi siya first 5 sa Pure Foods dahil na din may injury siya sa balikat noon mga tol. Pero nung nag-heal na ang injury niya, ilang beses na siya umiscore ng 20 plus points at pagkatapos ng season, nag-average siya ng 12.5 points per game, 14.7 rebounds at 1 assist per game bilang rookie mga tol. Pero ang tinanggal na Rookie of the Year noon ay si Rich Alvarez, kahit na si James Yap ang leading scorer noon sa lahat ng mga rookies. Simula noong 2005, lalo pang nag-improve ang skills ni James Yap mga tol. Nakailang 30 plus points siya sa mga laro at nanguna sa standing noon ng Pure Foods sa 2006 Philippine Cup
At dito, unang nakamit ni James Schaap ang MVP award dahil sa averages na 17.6 points, 4.3 rebounds, 1.2 assists at 1.2 steals per game. 24 years old pa lang si James Schaap noon, mga tol, nung una niyang nakamit ang una niyang MVP. At siya ang unang MVP ng Pure Foods simula nung tinanghal na MVP si Alvin Patrimonio. Tuloy-tuloy na tumindi sa scoring si James Schaap, mga tol. Noong 2006, nagtala siya ng 19.7 points per game. At sa magkasunod na laro, back-to-back na nagtala siya ng career high, 41 points sa 6 na 3 points kontra Wellcoat at 40 points naman kontra Coca-Cola. Noong 2007, 7-0 ang standing ng Giants dahil sa talagang matindi ang nilalaro ni James Schaap, mga tol. Nakaabot sila sa All-Filipino Cup Finals noon at nagtala si James Schaap ng 5 out of 6 na 3 points sa Game 6, pero natalo sila sa Santa Lucia sa Game 7. Lalo pang tumindi ang scoring ni James Schaap, mga tol. Noong 2007 to 2008 season, nag-average siya ng 21.3 points per game. Noong 2008 to 2009 season naman, nag-average si James Schaap ng 18 points per game. At sa All-Star Game noon, nanalo si James Schaap sa 3-point shootout kalaban si Dondon Hontiveros sa score na 21 points. Pagkatapos niyan, mga tol, ay nakamit ni James Schaap ang kanyang pangalawang MVP noong 2009 to 2010 dahil nag-average siya ng 18 points per game kahit na may mga distraction pa siya off the court dahil sa kanyang naging asawa na hindi ko nababanggitin ang pangalan, mga tol, at baka madibanda pa ako noon pag tinopak yun. Sobrang sikat ni James Schaap, mga tol, noong 2009 at katunayan niyan siya ang nanguna sa voting sa All-Star Game. Noong 2013 to 2014 naman, mga tol, ang isa sa pinaka-successful na taon sa buhay basketball ni James Schaap dahil doon nakakamit ng Sanmig Coffee Mixers and Grand Slam. Umiscore si James Schaap ng 7 3 points para makapasok sila sa Philippine Cup Finals at tinalo nila ang Reyno Shan sa Finals. Sa Commissioner's Cup naman, tinalo nila ang Token Tex Tropang Texters sa Finals. At si James Schaap ang tinanghal na Finals MVP at sila din ang nag-champion sa Governor's Cup. At Finals MVP na naman si James Schaap dito, mga tol. At dito nga, nakakamit na nila ang Rare Grand Slam. Katapos niyan, mga tol, noong 2014 ay sinali si James Schaap sa PBA's 40 Greatest Players. Isang patunay kung gaano talaga kagaling si James Schaap at kung gaano ka-successful ang basketball career niya. Noong 2016 naman, mga tol, nangyari ang hindi natin inaasahan. Na-trade si James Schaap sa Rain or Shine kapalit ang isa pang star na si Paul Lee. At noong 2016 din nakuha ni James Schaap ang 1,000 na 3 points kasama ang mga batikang sniper ng PBA na sina Jimmy Alapag, Alan K. Dick, Ronnie Magsanok, Dondon Hontiveros at Al Solis. Noong 2018 All-Star Game naman, mga tol, nakakuha ni James Schaap ang kanyang pangalawang panalo sa 3-point shootout pagkatapos niyang umiscore ng 24 points sa final round. Hindi pa din talaga nawawala ang galing ng kamay ni James Schaap, mga tol, dahil sa dalawang laro nila kontra Global Port ay nagtala si James Schaap ng 7 3-pointers at 6 na 3-pointers. At ngayong 2019 Philippine Cup, nagtala si James Schaap ng team leading 14.8 points per game. Kung titignan naman natin ang naging kontribusyon ni James Schaap sa Philippine basketball, ilang beses na rin siya naglaro para sa Pilipinas. Naglaro siya ng 2003 Southeast Asian Games, 2009 FIBA Asia Championship at sa 2009 Siyaba Championships. Sigurado ako, mga tol, na hindi pa dito natatapos ang buhay basketball ni James Schaap. Dahil ang mga shooters kadalasan ang may pinakamahabang basketball career sa PBA. Dahil kahit naman medyo tumanda na sila, maaasahan pa din ang mga bomba nila sa labas. Meron na rin mga anak si James Schaap, mga tol, pero mas makakabuting hindi na lang natin sila banggitin. Igalang natin ang pribadong buhay niya sa labas ng basketball. Ayan, mga tol, ang buhay basketball ng idolo natin na si James Schaap. Ano, mga tol, sino ba mga paborito niyong player na gusto niyong isunod natin dito? Comment niyo lang naman, mga tol. Titingnan natin kung sino ang pwede nating gawa ng video dyan.
O siya mga tol, kita-kits tayo uli hanggang sa susunod na chismis. Salamat mga tol!